Good morning guys, welcome to my channel. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo paano po mag markup sa ticket natin. Yung markup natin, bali yun yung kita natin or patong natin para tayo kumita. Okay, so una, mag-login muna tayo. Okay. So, pagkatapos natin mag-login, okay. So, kailangan pag mag-login tayo, wala tayong mali. So, ayan. Tapos kung magkamali man tayo, kailangan i-refresh muna natin yung account natin para hindi tayo mag-exceed login. Okay, so i-click natin yung tatlong guhit sa taas. Ayan. So punta tayo sa online booking. So ayan po ang mga services. Marami po siyang services. So click natin yung online booking. So, click natin yung markup. So, ayan. So, ayan. Usually, patong ko is 300. Pero, papakita ko sa inyo paano. So, i-click muna natin yung update. So, ayan. So, click ang markup. So, 300. And then, transaction password. So, ayan. Okay, submit. Okay, so, markup has been updated. So, i-click na natin. So, kung mag-book tayo, click natin yung arrow. So, punta tayo sa search flight. Okay, so, click. So, sample lang natin kasi wala akong booking ngayon. So, sample na lang natin to ha. Okay, so from Cagayan, okay, Cagayan de Oro to Cebu. Okay, so may Cebu. So, departure is 26. Sample lang po yan, guys. Okay, so search natin. So, ayan, loading pa. Loading hina ng net ko. Okay, so mayroon 25 flights found. Okay, so yan. So, paano natin malalaman kung naka paano natin makikita yung markup natin? So, kailangan natin i-click ang isang flight. Okay, so example nito. Yan, Airfill. Okay, so dito natin makikita. Okay, so yan yung onward flight and then payment details. Okay, so ayan, ang base pair niya is 1,038. And then tax and fees is 1,207. So, plus yung 300 mo, kaya siya naging 2,545. Okay, guys. So, papaano yun? Yung markup ba natin halimbawa? Kukunin pa ng airlines, hindi na yon, hindi siya kukunin. So, ang kukunin lang ng airlines ay itong base fare at saka yung tax and fees. Okay. So, ang total niyan is 2,545. So, yung kukunin lang doon ng airlines, i-minus mo yung 300. So, yun lang ang kukunin. So, yung 300 na markup mo is maiiwan sa account mo. So, yun na ang income mo. So, ganun lang yun kasimple. Meron na ni, panoorin mo yung ano ko, panoorin mo yung ibang videos ko. Nandudahin kung paano magkaroon ng account. So, kailangan lang talaga mag-avail ng ICAS account. So, ganun lang yun para magkaroon ng system to operate. So,
ganun lang siya kasimple, guys. Okay, so sample lang ito. So yung 300 na markup mo, hindi yun kukunin ng airlines. So maiiwan yun sa account mo. Pero yung mapupunta sa client mo, kasama na yung patong mo na 300. So ang nakaganda nun, hindi makikita ng client mo kung ilan yung pinatong mo. So, sa local flight, pwede kang kumita ng 300 to 500. So, huwag ka nang tumaas ng 500 kasi bawal na yun. Hindi na tatanggapin ng systems. So, pwede ka rin magbawas, pwede ka rin mag-zero-zero. Kung halimbawa, sarili mo yung ibubook mo, so ba't ka papapatong? So, i-zero-zero mo siya. Pero yung ibang tao naman, paano ka nga ba mag-business kung hindi ka lang din kikita? So, huwag ka na lang mag-business kung i-zero-zero mo siya. So, yan lang, hanggang 300 lang yung patong ko. Kasi minus pa dyan yung transmittal ng fund. Okay, so, meron ka rin kahit na papaano. So, ganun lang siya, guys. Okay? So, hanggang dito na lamang. Ganun lang siya kasimple. Ang markup natin. So, thank you for watching, guys.